at ngayon naman, sama natin ang mga litratista or photographers. Starting with Benny Uy, siya po ay isang community and senior services photographer for Los Angeles County and photo editor po ng Weekend Balita and US Asian Post. He developed his passion for photography when he served as a photographer at his mother, Luz Uy's social and church events. Currently, he heads F7 Photography at board member din po siya ng National Union of Journalists of the Philippines, U.S. Chapter, and the Filipino-American Press Club of California. Hello, Kuya Benny! Hello! Thank you for being here. Thank you for inviting us. Oo naman. At syempre, kasama natin si Kuya Nicky Nicanor Arriola, has been covering major celebrity events, including the Oscars, at napakadami pa pong events, no? Recently, he covered the International Women's Conference featuring Prime Minister Tony Blair and First Lady Michelle Obama. Si Nicky po has received local and international awards, not just for excellence in videography, but also for his charitable and human rights projects. Yan, including po yung awards from UNESCO at Who's Who by NHK Japan. Maraming salamat, Kuya Nicky, for being here. Pag-uusapan natin ang inyong mga photographs. But last but not least, kasama naman natin si businessman at car enthusiast, si Kuya Romy Balboa. He's been a photographer po or litratista na tinatawag sa Tagalog for more than 2 decades, and he is the chief photographer for the Glendale-based Manila US Times. So, di ba? He's passionate about travel and nature photography, at ipapakita niya sa atin ang kanyang litrato na napakaganda naman at nakaka-impress, taken by himself on the summit of Mount Kilimanjaro in Tanzania, which is just the highest mountain in Africa and the highest freestanding mountain in the world. Maraming salamat mga kuya, at nandito kayo sa Kababayan Today! Thank you. Okay, so meron itong event that is ongoing. Gusto natin pag-usapan yan, no? Ang tinatawag Light and Shadows. It happened in February. Pero bago natin pag-usapan yung event na yan, gusto ko lang kayong tanungin, bakit niyong naisipan na pumasok into photography? Kuya Benny. Sa akin, parang naging aksidente dahil kasama ko palagi yung mami ko. Eh, mahilig siya sa photograph. Every time na nagpupunta siya sa mga event, lalo na sa church, at saka kasi nurse siya, mga nursing event niya, kasama ako bilang driver. At the same time, sabi ko, mahilig din mag-litrato, mabuti pa ako lang magiging official photographer niya every time. So doon nagsimula. At ngayon naman, meron kayong litrato that is in the exhibit, Light and Shadows, that is up for bidding. Pag-usapan natin itong litrato ito, because this photograph is to raise funds, di ba? T-shirt na suot ninyo, di ba? Don't shoot journalists. What is this? What are you trying to raise money for? Well, exactly. As you see, it's don't shoot journalists. Okay. So wag patayin ang journalists. Yeah, and photographers. In that case. Anyway, it started when yung Maguindanao crisis. 32 of the members of journalists were slain 5 years ago. So, diyan nag-umpisa, pero itong ating fundraising event, potensibilito, is not only for those who were part of that. Part of that, but lahat ng mga orphans na iwanan ng mga Pilipinas. Okay. Pag-usapan natin itong litrato mo, up for bidding. Nagsimula siya ng $600. Ngayon naman, pataas ng pataas, ano? Well, ano pa litrato mo ito? Exactly. Nagpunta ako sa taas ng Elysian Park at 6 o'clock in the morning. As I went up, gusto kong makapture yung pagbukas ni YY at sa bandang sa side, yung shadow ng downtown LA. At yun yung na-capture nyo, and that is the photo up for bidding to raise funds for photojournalists and yung napag-iwanan nilang pamilya. Kuya Nicky, pag-usapan naman natin yung litrato mo.
na ipinakita mo sa akin kanina, pero papakita natin sa lahat ng mga taong nanonood ng Kababayan Today, ano itong litratong ito at may homeless pa doon. What are you trying to say with this photograph? Yeah, yung kasing light and shadow, it's contrast, no? Mm-hmm. So I'm trying to show some contrasting elements ng photography. Like, for example, yung isang photo na pinakita ko sa iyo kanina, na ipapakita lang natin, mm-hmm. yung City Hall is a powerful people yung ano nandoon sa taas. Mm-hmm. And then, yung pinaka less powerful, at talagang powerless, yung homeless nandoon sa harapan mismo ng City Hall. Yun. So, nakunang ko yan. Then, I have another photo, like, yung nasa ATM yung nag-withdraw yung mga tao, nag-deposit. Tapos, mayroong beggar dito sa gilid, no? So, I'm trying to show the contrast of every picture na kinukunan ko. It's ayun. Like, photojournalism yan. Oo. Oh, oh. At alam ko, nagsimula kayong mag-photojournalism sa Pilipinas pa lang. So, meron talagang message, merong sinasabi yung mga litrato ninyo. Kuya, not kuya ko, ikaw naman nakaka-impress dahil aakyat ka pa talaga sa pinakamataas na bundok para kunin itong litrato na to. Pagbalik natin dito sa Kababayan Today, pag-uusapan natin yan dahil napaka-passionate niya talaga sa photography just to do this, no? We'll be right back on Kababayan Today kasama